Magandang araw sa lahat at welcome pong muli dito sa Pastor Ray TV. Sa mga talata na ating babasahin ngayon, tayo ay nasa 28 kabanata na ng Aklat ng Genesis. Pero bago yan, ay batiin muna natin ang mga sumusunod na nag-comment sa 27 kabanata ng ating video. Mula po kay Elesterio Jocelyn, shoutout po kina Reynaldo at Minda Pejano and family. Muli po, Reynaldo and Minda Pejano and family, shoutout pong muli na ngayon ay nasa Surigao del Sur. Siyempre, shoutout din sa lahat ng mga taga Surigao del Sur. Sa mga kapwa ko YouTuber, shoutout po Search TV Educational Videos, Sir Aris YouTube Channel, at J-Rons TV. Siyempre sa lahat po ng mga patuloy na tumatangkilik dito sa ating Bible Survey Reading, maraming salamat po. At sa mga nais pong magpa-shoutout o di kaya ay kung meron kayong nais ipabati, mag-comment lamang sa videong ito at maririnig nyo na ang inyong pangalan o ang pangalan ng taong nais po ninyong ipabati sa susunod na kabanata ng ating video. Para naman sa ating pagbabalik-tanaw sa nakalipas na kabanata, nagtagumpay sina Rebecca at Jacob na linlangin si Isaac. Kaya naman, ang basbas na kanyang inilaan para sa panganay niyang anak na si Iso ay napunta kay Jacob. Labis ang naging galit ni Iso. Winika niya sa kanyang sarili na sa oras na mamatay ang kanyang ama na si Isaac, ay papatayin din niya ang kanyang kapatid na si Jacob. Nang malaman ito ng kanilang ina na si Rebecca, ay agad niyang binalaan si Jacob. Pinayuhan niya ito na lisanin ang kanilang bayan at doon muna manirahan o manatili sa kanyang kapatid na si Laban hanggang sa tuluyan nang humupa ang galit ng kanyang kapatid na si Iso. Para sa pagpapatuloy, narito na ang 28 kabanata ng Aklat ng Genesis. Genesis, 28 kabanata. Kaya ipinatawag ni Isaac si Jacob. Pagdating niya, binasbasan niya ito at inutusan, "Huwag kang mag-aasawa ng taga-Kanaan. Maghanda ka at pumunta sa Padan Aram, doon sa lolo mong si Bethuel na ama ng iyong ina. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawa sa isa sa mga dalagang anak ni Laban na kapatid ng iyong ina. Naway pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. Naway ibigay din sa iyo at sa mga lahi mo ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham, para maging iyo ang lupaing ito na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ang lupaing ito ay ibinigay nga ng Diyos kay Abraham." Agad na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padan Aram, sa lugar ni Laban na anak ni Bethuel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at Iso. Nalaman ni Iso na binasbasan ni Isaac si Jacob at pinapunta sa Padan Aram para roon maghanap ng mapapangasawa. Nalaman din niya na binasbasan ni Isaac si Jacob. Inutusan niya ito na huwag mag-asawa ng taga-Kanaan. At nalaman din niyang sumunod si Jacob sa magulang nila at pumunta sa Padan Aram. Dito napansin ni Iso na ayaw ng kanyang ama ang mga babaeng taga-Kanaan. Kaya pumunta siya sa tiyuhin niyang si Ishmael na anak ni Abraham kay Hagar at napangasawa si Mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ishmael, bukod pa sa dalawang naging asawa niya. Umalis si Jacob sa Beersheba at lumakad papuntang Haran. Nang lumubog na ang araw, nakarating siya sa isang lugar at doon nanatili ng gabing iyon.
kumuha siya ng isang bato at ginawa niyang unan sa pagtulog niya. Ngayon, nanaginip siya na may isang hagdan na nakatayo sa lupa na abot hanggang langit. Nakita niya ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa hagdan. Nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaak. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa sa pamamagitan mo at ng mga lahi mo. Pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo." Biglang nagising si Jacob at sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko alam na nandito pala ang Panginoon sa lugar na ito." Kinabahan siya at sinabi, "Nakakamangha ang lugar na ito. Tirahan ito ng Diyos at dito mismo ang pintuan papuntang langit." Maagang bumangon si Jacob. Kinuha niya ang batong inunan niya noong gabi at itinayo bilang isang alaala. Pagkatapos, pinuhusan niya ito ng langis para maging banal. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel. Dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. Sumumpa agad si Jacob na nagsabi, "Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit, at kung makakabalik po akong muli sa bahay ng aking ama na walang masamang nangyari sa akin, kikilalanin ko po kayong aking Diyos. Ang bato pong ito na itinayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay ng inyong presensya sa lugar na ito. At ibibigay ko po sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin." Nilisan nga ni Jacob ang tahanan ng kanyang mga magulang upang magtungo sa Padan Aram sa lupain na tinitirhan ng kanyang tiyuhin na si Laban. Sa lugar na tinatawag na Luz, ay kinatagpo siya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip. Ang mga pangakong binitiwan nito kina Abraham at maging kay Isaak, ngayon ay binigay rin ng Diyos kay Jacob. Kaya naman bilang pagtugon, ipinangako ni Jacob na kung siya ay sasamahan ng Panginoong Diyos at muling makababalik sa tahanan ng kanyang mga magulang nang walang masamang nangyari sa kanya, ay kikilalanin din niya itong kanyang Diyos. At ibibigay rin niya ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang matatanggap mula sa Diyos. Sa kapayahayagang ito ni Jacob, isang napakahalagang bagay ang ipinapaalala nito sa atin, na ang lahat ng bagay na ating tinatamasa ngayon ay mula sa Diyos. Kaya naman, marapat lamang na maibalik natin sa Kanya ang bahaging itinakda sa atin ng kautusan. Maaari nating isipin na hindi naman ito kailangan ng Diyos sapagkat Siya nga ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Subalit tandaan natin na ang gawain ng Panginoon ang Siyang may pangangailangan. Kaya naman, alalahanin din natin ang ating tungkuling pinansyal sa iglesyang ating kinaaaniban. Kung meron kang nais ibahagi patungkol sa kabanatang ito, i-type mo lang sa ating comment section. Nang sa gayon ay mas lalo pa tayong makapagbahagi ng kaalaman sa iba pang makakapanood ng videong ito. Muli, ito ang Pastor Ray TV na nag-iiwan ng mga katagang. Kapag virus ang kumalat, marami ang mapapahamak. Pero kapag ang salita ng Diyos ang kumalat, marami ang maliligtas. Hanggang sa susunod na kabanata, mabuhay po tayong lahat.